Hello guys, welcome to 24RCTV. Kung di ka pa na-subscribe, mas-subscribe ka na, hinonood ngayon sa akin. Marami po kayo matutunan sa aking channel. Promise ko sa inyo yan. Okay guys, kaya kung ginawa itong vlog na to, kasi about sa experience na aking na-encounter. Kasi hindi po talaga napapansin ng Pilipino to. 99% guys, alam ko. Hindi nyo napapansin tong mga problema to. Bago kayo kumuha ng passport, alamin nyo muna po to at panoorin nyo po to hanggang matapos guys. Marami pa tayong pag-usapan. Okay guys, bakit nga ba nahihirapan makakuha ng passport ang isang Pilipino? Unang-una po, papeles po. Bakit po? Ang una pong yung titingnan bago po kayo kumuha ng passport, tingnan nyo muna po yung birth certificate nyo. Example po, meron po akong dalawang example. Katulad po ito. Tinulungan ko po itong tao na to na alam nila napakasimple lang ng problema, pero ang laking problema po ito at sakit sa ulo. At gastos po talaga guys. Bago po kayo pumasok sa pagkuha ng passport o mag-fill up ng application, tingnan nyo muna po yung mga birth certificate nyo. Ito po. Guys, sinulat nyo ng council. Ang problema po nung itong isang case number 1 po natin, yung birth certificate niya, ito po, yung birth certificate niya, wala po, na-check po ng DFA, in-screening po siya. Ang problema po niya yung gender niya po sa birth certificate. Wala po naka-indicate na female siya o male. Okay? Ayan po nakalagay. In-apply ko po sila ng April 1. Kaya lang po, ang naging problema po yung PSA birth certificate niya. Ang nakalagay po PSA attention gender. Ayan po nakalagay. Ngayon may penalty po yan guys. Pinagbigyan po siya ng until 23. May penalty po siya. Kung maayos na po yung birth certificate niya, makakuha po siya ng passport. Kaya lang po, matagal po yan guys, kaya sakit po ng ulo. Ang penalty po, 350. Ngayon, nagbayad po kayo nung 1,400. Guys, kaya nga kailangan anuhan nyo po yan. Bago po kayo mag fill up ng form sa internet, application ng online passport, tingnan nyo muna po yung papers nyo. Kasi po, napakahalaga po ng birth certificate natin. Pag-usapan po natin yan. Tapusin ko lang po itong case number 2. Okay. Ang case number 2 po, ayan po. Ang problema naman din yan po, birth certificate. Karaniwan po talaga. Kaya ang hirap na pabalik-balik guys. Case number 3, napakalaki po ng problema niya. Sinulat po ng tiga DFA na nag-check ng mga papers. Pinasulat ko na rin po kung ano po ang dapat gawin o ano po naging problema. Si case number 2, ayan po, kung mapansin nyo, yan po yung PSA niya. Anap, binulugan po, ang dami niya po ng pagkakamali sa birth certificate niya. 1, 2, 3, 4. Okay, unang-una po, wrong spelling po. Guys, nagulat din ako. Wrong spelling nung tiga may kawayan po kasi ito eh. Ang may kawayan niya, wrong spelling. Dito sa, ewan ko, siguro kung sino po may mali. Ha? Dalawa po. Ang middle initial niya, mali rin. Kasi, bakit magkadikit? Yung San Luis niya,
magkadikit, dapat magkahiwalay. Kaya kailangan checkin nyo po. Dalawa po yan. Yung San Luis, tapos yung San Luis din sa mother niya, SN naman nakalagay. Tapos may dot pa. Kaya napakahirap, guys. Na birth certificate talaga pinagmumulan ng ano, ng problema. Napakahalaga po niyan, guys. Pati ang kanyang marriage certificate, mali pa rin yung may kuwayan. Pati yung ano. Ngayon po, paano po ayan na napapansin ko, guys, sa birth certificate ng isang Pilipino. Kung mapapansin nyo po, tingnan nyo po yung mga birth certificate nyo bago kayo mag-apply ng passport. Checkin nyo yun na po. Yan, katulad po nito. Sample ko po, ha. Dapat pagtunan nga pala ng pansin ng government natin to. Kasi wala naman silang alam siguro to, or hindi lang talaga napapansin. Ito po, pansinin nyo po, naka-type. Typewriter pa po to. Yan. Tapos yung, ito po yung sa akin, naka-sulat kamay. Kaya, kailangan po, kailangan mapansin din ng government natin to, para hindi rin mahirapan. At unang-una po, guys, alam ko, ngayon, hindi nyo pa po napapansin yan. At hindi nyo pa kasi kailangan. Pero kung pagtutuunan nyo ng pansin, gawin nyo na. Kasi sakit po ng ulo yan. Mahabang proseso po yan. Marami po kayong pupuntahan. Para maayos lang yung isang letra lang po magkamali sa isa yung birth certificate. Problema na po yan. Kailangan po maayos yan. Kasi po, bakit po? Kasi po nag-aaral tayo, tinuruan po tayo ng ating magulang magsulat. Pumasok tayo sa eskwela. Yun na po nakatatak sa ating isipan na ito ay spelling ng pangalan ko. Ito yung tiga sana ko na pinanganak. Nanay, tatay ko. Yung pala ay napakalaki lang problema. Malalaman nyo yan kung ang inyong magulang, pagkumparahin nyo po yung birth certificate ng nanay mo at ikaw, kung parehas ng spelling ng pangalan ng nanay mo at tatay mo at tigasangka, at checkin nyo po lahat bago po kayo mag-apply ng passport. Yan po ang pinaka karaniwan, number one pong tinitingnan ng DFA, guys. Sana po yung nagustuhan to yung video ko. Meron nga pala akong tutorial about sa pag-apply ng PSA, guys, sa online, and then paano mag-apply ng passport. Sa ngayon po, itong buwan na to, itong taon na to, 2001, nakapulibook sila, pero wala po kasi ang balita. Bakit nakapulibook sila? Pero hanggang February 2022, pulibook pa rin sila. Kahit kayo, checkin nyo ngayon, fully booked sila. Maswerte lang ako, nakakuha ako ng passport. Itong last year, meron akong passport. Ito pala yung luma ko. Ito yung bago. Yan. Parehas na parehas sila. Kaya, kailangan pagtuos na nyo po ng pansin yung birth certificate nyo kung gusto nyo po mangibang bansa. At mapapayo ko din po sana, kung mag-apply ko yun ng passport, mag-asawa kayo, siguro magkahiwalay kayo ng month, days, para kasi karamihan po doon po sila nag-check, katulad po ng magpapasa po kayo ng para yung birth certificate, marriage contract, tapos mali-mali po yung inyong spelling. Katulad po, ito yung marriage certificate, ito yung birth certificate, tapos
Ito yung birth certificate ng lalaki. Birth certificate ng babae, marriage contract. Tapos pagdating po dito, may problema. Kaya tatlong papel po sa mag-asawa at tinitingnan ng DFA. Kaya sila gusto nilang makaalis ng makalabas ng ibang bansa. Hindi sila makaalis kasi estimate po ng pag-ayos ng birth certificate pa lang ay 3 months na at more. Okay? Mahaba-habang proseso po. Marami po kayong pupuntahan. Pwede po. Kung sa katulad din po ni case number 1, yung gender niya po, wala pong nakalagay sa birth certificate niya, pwede niya po pupuntahan ang kung saan siya po bininyagan, kung saan po siya nag-aral, high school or college, na mapatunayan na siya ay isang lalaki, hindi po babae. Si case number 2 na din po, kailangan niya pong mag-submit ng kung may kapatid po siya, i-request po niya sa kapatid niya yung mga xerox ng birth certificate niya na talaga na ayun ang apelido niya at tiga may gawayan siya at yung mother niya. Kung namatay man yung death certificate ng mother niya o yung pa, kasi yun problema yung sa mother niya, yung middle initial, yung father's name niya, okay naman. Kaya pagtuunan nyo po ng pansin, guys, bago po kayo gumastos, checkin nyo po muna ang birth certificate po kung tama po lahat ng spelling at malaking proseso po yan, guys, kasi ang dami nyo pong babaguhin. Kung example po, kung yung example po yung JR nyo is J A tapos Y tapos R. Ngayon po sa birth certificate ninyo, kung JR naman kayo, kung may dash, di ba? Yan po ultimo-tuldok or dash, hindi dapat po kayo magkamali sa mga pipilapan yung mga papers. Kasi kung nagpilap na po kayo, nakatapos na po kayo ng pag-aaral, yun na po natutunan nyo, eh hindi nyo naman po sinusunod sa birth certificate nyo, nagkaroon po kayo ng lisensya, nagkaroon po kayo ng SS, PhilHealth, pag-ibig, tapos pagdating po ng sa birth certificate nyo, magkaiba. Malaking problema po yan. Magpapa-attorney sa pedapit pa kayo. Hindi po kayo nagkamali at na-double check nyo po, wala po kayong problema. Smooth lahat ng transaction nyo sa government po natin. Okay? Yun lang po mga ipapayo ko, guys. Sana po marami po kayo natutunan sa aking vlog. Kasi alam ko hindi na pagtutunan ng pansin ng mga kapatid natin Pilipino at yung sa mga ibang bansa, gusto nyo makaalis agad at gusto nyo talagang mag-ayusin ng papers nyo, checkin nyo muna yung birth certificate nyo. Diyan po kasi magsisimula lahat bilang isang Pilipino, isang lalaki o babae sa birth certificate, guys. At meron nyo pala akong vlog, guys, nga pala pa-bonus na sa inyo. Meron ako isang vlog na paano kumuha ng birth certificate sa online. Meron po. Nakalagay po yung PSA, 24/7 po sila. Kaya lang po, medyo mataas po yung nila eh. Yung 345, I think. Di-deliver na lang po sa inyo. Pero kung wala naman po kayong problema sa mga pangalan, pwede po kayo dumirekta sa malapit na PSA.
Katulad po nito, guys, ito nga pala. Ito yung NSO ko. Wala na to. Ito na yung bago. Ito pala yung bago. Ganto na yung kulay. Yan. PSA na siya. NSO to. Ito wala na to. Ngayon, kung wala naman po kayong problema, pwede rin po kayong dumirekta. Kung tiga may kawayan po kayo, or tiga Balagtas, sa Marilaw kayo, sa SM lang po, guys. Ang babayaran nyo lang po ay 155, guys. Ito. Makikita nyo, 155 lang. Pero kung sa online lang po, meron pa yung pinag-aabalahan, hindi nyo makasikaso, ino-online yun lang. Kaya lang, medyo malaki-laki. 345, I think, guys. Meron akong vlog. Check nyo lang sa video ko. Type nyo na lang yung ano, PSA. Yan. Guys, sana marami kayong natutunan sa akin at susunod na vlog natin. Marami pa tayong tutulong tutorial, okay? And then, don't forget to subscribe and like and comment, guys. Maraming salamat sa inyong suporta. Wala na akong masabi, guys. Ito na lang, kasi sana yung nakatulong at maraming salamat nga pala kaya ganito ako kasi naka 1,500 na tayo as subscriber at sana lumaki pa at makatulong pa tayo sa mga sambayang Pilipino. Okay? And then sa mga vlogger dyan, shout out and don't stop, no? And then thank you very much and thank you, have a good night and see you tomorrow and just like that.